Magandang umaga po sa inyong lahat, sa lahat ng nanonood sa atin, sa social media natin, sa mga platform natin. The same time, magandang umaga din kay Father Robert. Meron akong karanasan bilang isang pari sa isang parokya tungkol sa isang lay minister. Ang lay minister na yun ay matanda na. Ang pangalan din niya ay Robert. Si Mang Roberto, hangang-hanga ako sa kanya. Mula pa ng umaga, bago ang misa, sarado pa minsan ang simbahan, naroroon na siya. May edad na siya at ang asawa niya ay may sakit. Sa kabila ng may edad na siya, matanda na, patuloy siya naglilingkod nang walang pasubali sa Diyos. Sa umaga at sa gabi, naglelay minister, nagsasakristan, naglilinis, nagpupunas, at ang hindi ko makakalimutan ay pag-umaga sa misa, may dalayang candy. At ang sabi niya sa akin, sabi ko, bakit magkikendi? Eh, bawal tayong kumain bago mag-misa. Hindi po, Father. May candy lang po rito para po kasi sa mga susunod na misa. Kung kayo yung kasunod, hindi pa kayo makakapag-almusal, magkikendi kayo. At yung mga lay minister din na maglilingkod na hindi pa nag-aalmusal o bata, makapagkikendi. Mahirap lang siya. Doon siya nakatira sa gagalangin. Doon lang siya sa likod ng simbahan. Si Mang Roberto. Mahirap, pero mapagbigay. Mahirap, pero binibigay hindi candy, kundi ang kanyang sarili. Binibiro siya ng mga lay minister, ng mga bata, nakangiti lang. Napapagalitan ko minsan, nakangiti lang. Lagi siyang nakayuko. Minsan ang tawag ko sa kanya ay San Lorenzo. Kasi kung kumilos, mabagal at madasalin. Madasalin ang taong ito. Lagi siyang nagdadasal at lagi siyang may hawak ding rosaryo. Ang kinahangaan ko sa kanya, sang araw na tinawag niya ako para magsikol sa sarili niyang asawa. At yung asawa niya nag-aagaw buhay sa sakit na kanser. Tinawag niya ako, pumunta ako, umiiyak siya nang nilalagyan ko ng santo olyo. Nang araw din yun, namatay ang kanyang asawa. At ini-expect ko kinabukasan ng umaga, hindi siya magseserve dahil kailangan siya doon sa namatay na asawa. Laking gulat ko, ilan ang misa sa umaga, kung ano ang ginagawa niya, nandun pa rin siya. Nag-serve pa rin sa misa. Hindi siya nagbibilang kung ilan ang serve niya. Paalala to sa mga naglilingkod sa simbahan. Kung kayo naglilingkod, huwag niyong bibilangin ang oras ng inyong paglilingkod. Tignan ninyo kung ang puso ninyo ay tunay ngang naglilingkod. Tumatandang si Man Robert, nandun. Sabi ko sa kanya na umagang yung madaling araw, bakit nandito ka? May patay kayo. Tumutulo ang luha, pero ngumingiti. Father, una sa lahat, ay ang Diyos. Wala na po akong magagawa kung patay na ang asawa ko. Umiyak man ako at magluksa dun sa tabi ng ataol. Wala po akong magagawa. Pero may magagawa pa akong maglingkod sa Diyos. Kaya ako naririto. Ang Diyos, buhay. Ang asawa ko'y patay. Magdadasal ako para ang Diyos dalhin ang asawa ko sa langit. Kahit may problema, Father. Kahit malungkot. Kahit masakit, hindi hadlang para mahalin ko ang Diyos. Paalala sa mga naglilingkod, maling sa ating mga nagsisimba. Bakit?
Pag nalungkot tayo, pag may problema, pag nahihirapan, nagtatampo tayo sa Diyos. Para bagang ang hirap at pagsubok ay nagiging hadlang upang tayo laging lumapit sa Diyos. Hindi baga kung tayo laging lalong nahihirapan, lalong may karamdaman, di ba lalo tayong dapat lumapit sa Diyos? Kung nawawalan tayo ng pag-asa, hindi ba dapat tayong umasa sa Diyos? Nakakalungkot. Maraming nagbibilang ng oras ng kanyang paglilingkod. At hindi lang ganyan si Man Roberto. Hindi yun umaalis sa misa. Kung tatlo yung misa sa umaga, kahit hindi yan nag-aalmusal, hindi yan aalis. Hindi yan pupunta para magsubulang na ostya. Magsasakristan yan mula umpisa ng misa. Minsan nagbabasa, kasi minsan kasama ko siya sa street mass, nagbabasa pa siya, matanda na. Namatay siya sa edad ng 89. Hindi ko siya makalimutan hanggang ngayon. Isang taong naglingkod, isang simpleng layman, lay minister, pero pinakita sa akin mismo, kung ano ang magmahal at maglingkod sa Diyos. Ang ebanghelyo natin tayo tinatawag na maging isang bata. Ano nga ba ang bata? Ang ibigay ang sarili ng buong tiwala. Nakita ko yan, kay Mang Roberto. Maliit lang siya na payat. Kirat ng konti ang mata dahil matanda na. Mabagal ng kumilos at magsalita. Nagkakamali na, pero ngumingiti lang siya. Hindi ko nga nakalimutan yung namatay ang kanyang asawa. Na namatay na, nalulungkot na, lumuluha, pero nasa altar, naglilingkod sa Diyos. Kaya ba natin yun? Kaya ba natin maglingkod sa Diyos at kumapit sa Diyos? Kahit kung minsan tinatanong natin, bakit? Sa Kanya, maglingkod ng buong kababaang loob. Kung tatanungin tayo mga kapatid ko, sa araw na ito, ano nagawa natin para sa Diyos? O wag na yun. Sa araw na ito, magtatanghali na. Meron ka bang nagawa para sa iyong kapwa? Meron ka bang mabuting nagawa sa hindi mo kaano-ano? Meron ka bang pinakitaan ng paglilingkod sa Diyos sa pamamagitan ng ibang tao? Naalala ko ang kwento ni Father Tirso Gliponio. Meron daw isang bata sa init ng panahon, hingal na hingal, at nakita niya yung nagtitinda ng halo-halo. Siyempre, ang sarap, halo-halo. Yung mamang nagtitinda, nakita niya pawis na, kakakaskas ng yelo. Nakita niya, lumapit yung bata na uhaw, sa malamig. Siyempre, malamig, ang sarap sa init na ito. Sabi ng bata, magkano po ang halo-halo? Sumagot yung nagtitinda, 50 special. Pag walang ube, tsaka walang lechuplan, 35. Yung bata tingin sa kanyang wallet. Binilang. Sabi ng bata, yung wala pong lechuplan, tsaka ano isa? Ube. Binigyan naman. Tapos yung bata, umupo doon sa tindahan ng halo-halo. Kiniskis yung halo-halo. Tuwang-tuwang iniinom yung halo-halo. Sabi niya muna, masarap po. Ito po bayad, 35. Matapos kumain yung bata ng halo-halo, binaba yung baso. At umalis na. Lumapit yung nagtitinda para alisin yung baso at hugasan. Kinuha yung baso. Ano nakita?
sa ilalim ng baso, may 15 pesos. 15 tsaka 35, magkano? 50. Kaya ng batang uminom ng espesyal na halo-halo. Tinignan niya yung nagtitindang pawis na pawis. Nag-iwan pa ng tip. Kayo, tayo, kumain, pinaglingkuran, kahit piso ayaw bigyan. Bakit? May service charge naman yan. Simple act of kindness of that little girl is what God is calling all of us. Tinatawag tayo ng Diyos na maging katulad ng isang bata na nagbibigay, hindi man malaki, kundi maligayang nagbibigay. Makapaglingkod na masaya. Kaya walang lingkod si Apo Poong Jesus Nazareno na malungkot. Amen ba? Walang naglilingkod sa Poong Jesus Nazareno na madamot. Amen po ba? Walang naglilingkod sa kanya ng malungkot. Bakit? Narinig nyo mga pagbasa. Maging salmong tugunan, ang sino man nagpapakababa, naglilingkod. Sino man, ano sabi sa salmong tugunan? Ang suliranin natin, tunay na tutulungan tayo ng Diyos. Kaya ang naglilingkod sa Panginoong Jesus Nazareno, masaya kahit may problema, sapagkat alam niya sa pananampalataya niya na hindi siya pababayaan ng mahal na Poong Jesus Nazareno. Hindi ka pababayaan, di tayo pababayaan. Magpakababa ka lang, maglingkod ka lang sa kanya. Sino ba sa atin dito walang problema? Sino ba sa atin dito walang iniintindi? Napakarami. Bakit kang umingiti? Bakit tayo nakakangiti? Sapagkat hindi tayo pinababayaan ng Poong Jesus Nazareno. Amen po ba? Amen po ba? Ang hina, amen po ba? Tutulungan ka ng Diyos. Amen po ba? Sino man naglalaga ng kanyang suliranin sa Diyos, sino man naglalapit ng kanyang mabibigat na dala sa Poong Jesus Nazareno na may kababaang loob at pananalig, na may pag-ibig, ano sabi? Tutulungan ka ng Diyos. Kaya sa pagninilay natin ngayong umaga, tinawag tayong maging tulad ng bata, mapagkumbaba, sapagkat nais ng Diyos na maging maligaya tayo at tutulungan niya tayo lagi. Hindi ka bibiguin ng Poong Jesus Nazareno. Pakatandaan mo yan. Sa lahat ng sermon ko ngayon umaga, pakatandaan mo ang sinabi ko ngayong huli, hindi ka bibiguin ng Poong Jesus Nazareno. Amen.